guys, nag-stopover kami dito sa Angeles in Pampanga. Ngayon naman, papunta na kami sa Papanuepe in Zambales. Nasa 2.5 hours ang biyahe mula Angeles City to Papanuepe Lake. Nasa San Marcelino na kami dito sa Zambales. Bumili kami ng mga prutas at iba pang pwedeng mabaon sa Mapanuepe Lake. Pre, maganda ang baga. Ay, tatabi ko lang ha, tatabi ko lang. Kailangan namin ng tour guide papuntang Mapanuepe Lake. Okay, sir. Magkano pre, papunta saan yung silat? 800 po, sir, balikan. Yung dala ng sasakyan? Apo, dala ng sasakyan, sir. Paano nga, ano, susundun nyo kami bukas? Apo, sir. Sa ating sundun na po, sir. Pati bukas. Sabihin nyo lang po yung tamang oras, sir. Kasama nyo po yung sasakyan nyo, sir, sa loob. Oh, may CR doon. Mayroon kompleto po, sir. Kompleto, may tubig. Asa, sige. Sir, dala po kayo, sir. Ah, susunod na lang. Ah, salamat pa rin. Medyo nakakalito daw ang Lahar Trail. Ito ang dadaanan papunta sa lake. Makikita sa gilid ng kasada ang lahar na nagmula sa pagsabog ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo ang second largest volcanic eruption ng 20th century. Dahil sa lakas ng pagsabog nito, nabawasan ng 853 feet ang taas nito. Dito na magsisimula ang Lahar Trail. Medyo nakakalito nga ang daan, para kasi itong isang malawak na disyerto. Tumigil saglit si Kuya Christian para i-inform kami na tatawirin namin ang parang maliit na ilog. Ano, ibig sabihin, tatawid tayo dyan. Kaya ta? Ay sige, ibig sabihin, dala-dala hindi ako may preno. Hindi ako magpunta naman sa pero huwag yung talapas. Dahan-dahan lang. Asi. May 5 hanggang 6 na parang maliliit na ilog ang kailangan tawirin bago makarating sa campsite. We'll be right back.
May Phase 1 at Phase 2 ang Mapanuepe Lake. Una muna naming titingnan ang Phase 1. Pupunta naman kami ngayon sa Phase 2. Mas malapit ang lake at mas kokonti ang nagka-camping sa Phase 2 kaya dito namin napiling mag-camping. Walang signal at kuryente dito kaya talagang makakapag-bonding kayo at mas ma-appreciate at ma-enjoy nyo ang nature. Magsiset up na kami ng tent namin. Nasaan na kayo magmamasahe? Ang Mapanuepe Lake ay napapaligiran ng mga burol at matataas na pine trees. Mami, may huli na mas! Mami, huli na! Naisahan mo ako anak doon, ha? Hindi pa kami yun sa Mapanuepe. Ito yung New Zealand of Zambales. Si Kuya nagpifishing dyan, may tingnan lang siya kung saan-saan siya pumunta, gano'n. Si Daddy doon natulog. Sarap tulog niya. Kasi sarap din yung kain niya. Like literal, like ish. May ka na magsulat dun, no? Phase 1 dun dito phase. Dahil sa ganda nito, tinawag itong New Zealand ng Norte. Ang sukat nito ay mahigit 500 hectares at may lalim na 20 meters. Mahangin. Hindi ko lang kung magda-drone shot ka. Hindi kami nakapag-drone, like anywhere, kasi sobrang hangin. Bawal maligo sa lake. Parang gusto ko gumulong sa grass. May mga tindahan din dito. Meron ding... Meron ding nag-iikat na ice cream. Nakamotor siya. Dad, kanina. Meron. Pero hindi sila bumili. Hinawakan nyo yung sisi. Nag-try ding mag-drone shot ng mga bata, kaso mahirap talagang makakuha ng maganda dahil sa lakas ng hangin. Nadala pa nga ito ng hangin at hindi na makontrol. Buti na lang hindi sa tubig naglanding. Kaso sa kabilang side ng lake ito bumagsak. Buti na lang may mga naka-standby na bangka at sinamahan kami ng mga locals para kuhanin ang drone. Nakwento nila na dati palang mga barangay ang ilalim ng Mapanuepe Lake. Ito ay ang Barangay Aglaw at ang Barangay Buhawin. Lumubog ang mga ito nung sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991. Ang tanging naging palatandaan na lang nila ngayon ay ang krus sa tuktok ng Santa Barbara Church.
Buti nakuha pa ang drone. Ang sweet naman ng daddy's girl. Love na love si daddy. Sarap tumigil dito. Talaga nakaka-relax. Good morning! Tulog pa ang mga bata. Fresh na fresh ang simoy ng hangin. Nahabol talaga kami ng taho. Kahit saan kami magpunta, may taho. Magwa-vitamin D muna kami. 11 a.m. kami susunduin ng tour guide namin. Bye for now, Mapanwepe Lake. Babalik ulit kami dito. Punta naman kami sa Bataan ngayon. Kulang-kulang 2 hours ang biyahe mula Mapanwepe Lake papuntang Bataan. Nandito na kami sa Morong Bataan. Ito ang Our Lady of the Pillar Parish Church. Swimming muna kami. Pauwi na kami ng Muntinlupa. Pero dadaan muna kami ulit sa Angeles City para bisitahin ang aking poging pinsan. Then sa Bulacan para kamustahin ang mga kaibigang anglers namin doon. Nasa 3 hours ang biyahe mula Bataan papuntang Muntinlupa. May nadaanan kaming cute na monkey sa tabi ng kalsada. Nice to see you, pinsan. Uwi na sa lipat ng Makabarek. Nag-refuel kami dito sa May Angeles City, kaso hindi ko pala na-click yung phone nung nag-video. Buti na lang nakapag-picture din ako. Bali 39 liters ang naikarga. At dahil hindi namin natikman ang aling lusing sisig nung nag-stopover kami dito nung Pasko, binalikan namin ito. Nakaka-order ka din ng tigkakalhati. Anong lasa? Tunay na ito ang pinakamasarap na sisig na natikman ko. Correct. Pinakamasarap na sisig na natikman namin. Sarap talaga. Iba talaga pag original. Hey guys, makatapos lang namin kumain sa Aling Lusing Sisig. Nag-diet meal lang sila ako. Hindi naman ako nag-diet meal kasi pupunta pa kami sa Tadlawa. Taldawa, 'yun, Taldawa. Para kumain ng kambing. Hindi naman ako nakain ng so 'yun, nagpakabusog na ako dun sa Aling Lusing. Sikat na kambingan ng Taldawa dito sa Angeles City. Kaya susubukan din namin. Ko, parang bigla ako nabusog ah. Hey
Ay, tumaan muna natin ito. Sabaw, sinigang. Nasa sinigang. Yung laman. Ayos. Sarap. Anong kaibahan niya sa iba? Ngayon ako natin yung sinigang na kambing, pero masarap. Ito naman. Laman pa dyan ito. Sabaw muna. Wow, sarap na. Lalo na laman. Sabaw pa lang ay masarap na. Sabaw pa lang. Salsa pa lang. Lalo na laman. Panalo. Panalo. Malambot. Malambot. Okay. Kumain ka na. Kain na. Ano pang iniintay natin in order mo? Papaitan. Papaitan. Okay. Si Lian, hindi ko makain ng kambing. Kaya sold na daw siya kay Aling Losing kanina. Sinigang. Kamuha sinigang. Tikman natin ang papaitan. May ubusin na namin. Kaya kapag-in. Yung, panalo. Maganda ang silas ang kambing. Masalang. Naman papunta na kami sa Bulacan. Dumaan kami sa Kalumpit para bumili ng longganisa. Paborito ito ng aking sexing asawa. Magte-take out muna kami ng merienda dito sa Norris Restaurant. Sikat ang kainan na ito sa kakaiba nilang pansit alanganin. This is the second time na nagpunta kami dito. Yung una, noong 2019 pa. Visited our tatays and kuyas at Bukawe, Bulacan. We're so happy to see you again po! Walang katapos ang kamustahan at kwentuhan. Nag-schedule na rin kami ng fishing next week. Thank you po, Mang Steve, sa bigay niyong gapis. Thanks din po, Ate Julieta, sa pabaon niyong sugpo at chocolates. Madilim na nang marating namin ang Manila. Andito na kami sa Muntinlupa. Refuel muna ulit bago umuwi ng bahay. Okay, andito na tayo sa Lapang. Bali ang total kilometer na tinakbo natin andito sa Salbangi 125992. So, nagpa-pultak na uli ako para may record. Pero nagpa-pultak pala ako kanina sa Angeles, Pampanga dahil mas mura ang gasolina doon. 62. So, hindi ko na-record. 39 liters yun. So, plus ito pa ngayon, 13 something liters sa 850 pesos sa 64 na dito sa Marina. Ito ang total amount na nagastos namin sa diesel dito sa aming North Luzon Loop road trip. We're home. Thanks God for keeping us safe. Hi guys, kakadating na namin dito sa bahay. Namiss ko na yung mga pets ko, lalo na si Yogi. And I would like to recommend North Luzon Loop Road Trip, lalo na sa mga families, kasi maganda siyang experience, adventure, tas ang saya niya din. Yun lang, bye! Nagtimbang kami bago umalis ng day 1 at pagdating namin ngayong day 12 to check kung ilang kilo ang tinaas sa timbang namin. Ang may pinakamataas na gain ng timbang ay si... Daddy! Inabot ng 2,197 kilometers ang North Luzon Loop road trip namin. Walang kapuguran ng mga bata. Pinaplano na agad nila ang South Philippine Loop. Please leave a like, subscribe, and hit that notification bell so you'll get notified whenever we post new vlogs. Until next time, abangan nyo ang South Philippine Loop road trip namin.